Welcome! Ito si Lola Elsa sa aking Elsa's Kitchen. Kumusta na po ang mga friends ko sa buong mundo, lalo na yung mga lolo at mga lola. Yung mga Pilipino, naku, yung mga Pilipino ngayon, naku. Umuwi na kayo kung gera dyan sa inyo. Yung mga newlyweds, manood po kayo dito kasi madali lamang sundan ang mga niluluto na masasarap na pagkain ni Lola Elsa. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to Elsa's Kitchen and ring the bell! Ring the bell! Our recipes for today is Grand Tinola! Alam niyo, nagluluto naman ako every week sa aming bahay tinola kasi ulam yan sa mga anak ko. Pero I never thought na kailangan ko pa i-vlog ito. Kasi trash daw ang tinola. According dun sa Twitter, ang tinola daw ay trash. Eh pwede ba yun? Sabi ito ng dalawang food blogger, pinanood ko. Bakit naman ganun? Siguro hindi masarap magluto ng tinola ang mga tao. Pero itong gagawin kong tinola ngayon ay recipe pa ito ng grand-grandmother ko, kaya Grand Tinola! Ready na po lahat ng ating ingredients para sa tinola. Meron po tayo dito garlic, sibuyas, fresh ginger. Maglalagay po ako sa ibabaw ng daw ng sibuyas pero hindi maliliit. Makikita niyo mamaya para maano natin ang amoy nito at sarap. Sili, makikita niyo mamaya kung paano gagawin. So nandito ang salt and pepper to taste. Konti-konti lamang, half of teaspoon lamang, kailangan marami at saka 1 tablespoon of squid patis. Maglalagay po tayo ng oil and here, our reyna is the green papaya. Kailangan ng papaya pag binili nyo matigas. Matigas ang green kasi may mga green malambot. Kailangan pindutin ninyo kasi kapag hinog na, ay hindi naman tayo gagawa ng matamis na papaya o matamis na tinola. Kailangan talagang green. O, ito ang ating chicken. Sa tinola, masarap yung dark chicken. Lalo na yun may mga buto-buto na ganyan. Hindi ko na isasama ito, itong breast. Kasi masarap talaga sa tinola, yun may butong ganito. Yan, kita nyo? Yan ang masarap sa tinola, yun may buto-buto. Dahil yung buto na ito, pag kumulo ito, napakasarap. Hindi na kailangan ng mga nor. Ang ilalagay natin dahon ay ito, dahon ng malunggay. Kasi naghahanap ako ng dahon ng sili. Dahil gusto ko talaga dahon ng sili. Sinapakabango ng dahon ng sili sa sabaw. Wala akong makita. Nag-ikot na ako kaninang umaga, maaga pa. Naghanap akong dahon ng sili. Wala. So ito na nakita ko, malunggay. But, pwedeng-pwede rin naman ng malunggay, di ba? Kaya, magluluto na tayo! Ito na, mga marites. Hinuhugasan ko na po ang chicken. Eh, wala na po akong balak hiwain ito. Kasi, ito na siya. Ganito na siya. Hindi ko nahihiwain yan. Pero ito, parang malaki ito. Ito na. Gagawin natin ito. Yung iba, naguhugas nito, talagang inaasinan pa. Inaasinan pa nila para mawalan lahat yung mga malambot-lambot dito sa laman. Kasi alam nyo, ang manok, meron silang sariling amoy. So, kailangan natin ng duya. Mamaya makikita nyo kung paano ko gagawin para mawala ang amoy ng manok. Masyadong malaki ito. Mabawasan ni Lola. Ayan. Siguro ito dalawa lang. Para okay naman. Ito. Yun. Alisin natin ito. Mga undesirable na mga lumalawit-lawit dyan. Ayan. 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 Kailangan pakita natin kung ano yung mga natin sa chicken. Ito, isang buo na ito. Okay. Ito, hindi ko ito gusto. Yan. Nakita ko ang lola ko. Tinatanggal yan. Yung dulo sa pakpak. Hindi ko alam kung bakit tinatanggal yan. Kusama yan sa kapon. So, ang ating chicken, ito,
ay ready na po tayo para magluto ng tinola. So ito, mas gusto ko kasi i-pound yung garlic bago ko islicein ng ganito. Ayan. Ganyan ako. Nandyan yung lasa lahat. Tapos, ito naman luya. Hindi masarap ang luya kapag inislice mo lang ng ganito. O, halika. Julian, ganyan. Tapos, ilalagay mo. Hindi masarap yan. Ang masarap na luya, kapag naislice mo ito, nang maninipis, ipapound mo ng ganito. Dahil pag ginisa mo na yan, lahat ang juice ng luya ay maa-absorb ng manok. So, ang lola ko, meron talaga siyang almiris. So, sorry to say, nung lumipat kami dito sa British Columbia, from Ontario, nawala yung aking almiris. Hindi ko alam. So, gagamit na lang ako ng bote. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. O, yan, oh. Kahit saan naman tayong dictionary, kung wala kayong, ano, almiris, ito sa Ingles, that is the way. Pwede na po ito. Ayan. Ayan. Ito po ang ginawa ko kanina. Tingnan nyo, napaka iba talaga. Sarap talaga ng lasa ng luya. So, ito na po ang ating garlic, luya, onion. Ready na po tayo magluto ng tinola. 1 tablespoon vegetable oil. Hanggang mainit na ito. Subukan kong ilagay itong garlic. Oh, wow! Tingnan nyo, bantayan nyo ang ating pagluluto ng tinola, ha? Kasi, pag nabantayan ito, tapos babasahin yung aking instruction ng ating tinola, ay, magagaya nyo na ako. Ayan, oh, konting golden brown lang. Kasi, kapag iwanan mo yan, masusunog. Hindi masarap natin ang luya. Ayan, naku, Diyos ko. Kailangan i-ano natin, i-caramelize konti ang ating onion. Lalagay na po natin ang ating chicken. Malayo pa ang ating ipap-ipa dahil hindi pa ito tapos pagluluto ko. 1 tablespoon. 1/2 teaspoon ng pepper, konting asin, 1/2 teaspoon din, ikalahati mo naman lalagay natin. So, ito, chicken na to, ay iiwanan ko muna dito, pero titingnan-tingnan ko, babalik na rin ko, kasi ang gusto kong mangyari, para mawala ang amoy ng manok, ay kailangan mag-light golden brown siya. Light golden brown. So, isi-sear natin siya mamaya. Dito sa lasa ng garlic, ginger, onion, patis, salt, and pepper. Tatakpan natin, pero huwag iwanan, mga balik-balikan after 5 minutes. Kailangan daw ganyan-ganyan ninyo dulo. Para hindi daw madakta. Ang lola ko pala. Yun. Tatayo ko ito. Sa slice natin. Pag ano, nakita ko parang walang buto. Maganda ito kung ay marami siyang buto. Di papaya. There's lots of bone inside seeds. Pwede. Pwede. Kala ko wala ka ng ngipin. Mayroon pala. Kala ko lulo at lola ko na killer ko. Slant po ang hiwa ng papaya. Ganito po. Sa pagluluto, halimbawa tinola, ganito po ang hiwa. Ito, slant. Slant, mga around 2 inches. Ganun talaga eh. So, wala naman tayong ibang pinaglulutoan ng papaya kundi tinola. So, ganyan po ang hiwa ng ating papaya, slant. Okay? Check po natin. Yan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Yan. Sakto lamang to. Uh-huh. It's time to put the water. Sakto lamang dun sa ano, sa ibabaw ng manok. Huwag na tayo gumawa ng parang swimming pool. Kasi pag napakarami na,
Yan, yan. Tama lang yan, yan. Yung natatanaw-tanaw mo pa yung manok. Pakukuluan natin ito for 30 minutes hanggang lumambot ang chicken. Tatakpan natin. Gusto ko tikman yung lasa po. At po, sarap. Masalita ka naman, anak. Sabihin mo naman masarap. Hindi na kailangan ng nor. Yun na yung lasa. Mga 30 minutes. Hintayin natin siyang maging tender para masarap talaga kainin ng chicken. Naiwan ng 1/2 teaspoon lang linagay ko eh. So, lagay na po natin para magdaga ng sarap. And yung konting asin, wala na ang patis, nandun na. So, takpan natin. Friends, malambot na po ito. Lagay po natin ang papaya ngayon. Mugasan na. Ayan. Kaya konti muna ang sabaw ko kasi itong papaya nagsasabaw. Nagdagan ko ng konting asin na, siguro mga 1/2 teaspoon. Kasi, ano, para sumarap. Parang kulang kasi siya. Masarap talaga may patis. Tikman ko nga ang luto ngayon ang ating papaya. Maluluto na yan, so ilagay po natin ito dito sa side. Malunggay! Good for lactating mothers! Like me! Nung araw, during my marami pa akong mga babies, lalagay po ako ng dahon ng sibuyas, ganyan. Then, lalagay ko po yung sili. Kasi ang sili, kapag naluto yan, lalabas ang kanyang freshness, yung amoy niya na napakasarap. Bango! Tsaka pag linagay nyo na yan, ganyan, huwag nang ihalo. Pag ihalo nyo yan, ano? Parang serena ng ambulansya. Matatakpan muna natin ng mga 5 minutes. Ang mga sili, mga arte lang ito ni Lola. Kailangan yung mga ganyan. Kasi mabango siya. Kuha na po ako ng aking food. Gusto ko ito isang buong malaki, akin. Then, malalagay ako ng papaya. Kaya yung dahon ng sibuya. And the malunggay. Patis with sili, kung gusto ninyong maangan. Titikman ko na po ang sabaw. Why? Masarap na ng Grand Tinola, ng Grand Tinola! O kayo, mga vlogger ha? Sasabihin nyo ba trash yan? O, tingnan nyo yung papaya na napakasarap. Wow! Ito po ang kanin. Extra rice po tayo. Naririnig niyo pa yung higop ko? Wow! Isa pa! Tara nga po. Sabi ng lola ko, panahon ng gera daw kung humigop ang hapon ng tinola ganito. Kahit napapagod, pero napakasaya ko po pag nakakabigay ako ng tulong sa ating mga kapwa Pilipino kung paano pangluto ng masarap. Kahit simple ang tinola, nagagawa natin ng lasang Manila Hotel. Thank you so much for watching! Sigurado kong nagustuhan ninyo ang aking tinola ngayon. Don't forget to like and subscribe and share to your friends and families and hit the bell button below. Okay? Bye!